Babasahin dito, alam nyo ba, na matagal ko na itong sinulat pero basahin ko na rin. Pagkatao, nakikitang aspeto ng pag-uugali, kabuuan ng physical, mental, emotional at social na katangian ng isang individual. Para sa akin, aspeto, no? Yung pag-uugali ko, medyo hindi kasi ako yung ugali ko minsan pagkaharap ko na yung may edad, hindi ako nangungupo yan. Pero pag mga kamag-anak ko, minsan nangungupo ako, minsan hindi naman. Physical, yung kuba ako, medyo kuba. Pag kumikilos, gusto ko lagi akong matarantahin ako. Kabuuan ng physical ko. Siguro, ayos lang pumorma, ganito lang, nakapantalon na ganyan, bigay lang sa akin yung pantalon na to. Tapos, yung number one, very emotional ako. Parang gusto ko, magkaroon din ako ng kapartner, very emotional. Kasi, kung emotional siya, emotional ako, magiging positive naman ako. Ako naman yung magiging strong. And siguro, mas bagay kami, compatible kami, emotional plus emotional, positive. Pag emotional, tapos very strong naman yung tao, parang hindi sila. Kasi pag emotional ako, emotional din siya, mas maiintindihan ko siya. And mas magiging gamot ako dun sa taong emotional. And siya din naman, magiging gamot sa akin. Kung pares emotional siya, magkakaroon kami ng sharing. Mental, yung pag-iisip, siguro isa yun sa malaking epekto sa akin. Pag nagkakaroon ako ng problema, imbis na bigyan ko siya ng solusyon, tumatahimik na lang ako. And hindi ako nakapag, sabi niya, the more na marami kang problema, na-energize ka talaga. Pero sa akin, hindi. Kabalik ka rin siya kapag may mental, pag-iisip, mas tulala ako, wala akong kibo, yun. And minsan parang gusto ko na rin maging mentalist kasi bagang isang bagay na palito ng posporo, kaya mo siyang kung isip lang yung gagamitin mo, kaya mo siyang paikutin, paggalawin kapag malakas yung mental mo. And yung katangian mo naman, medyo mabait, medyo komedyante, sensitive, tapos hindi mawala sa akin yun. And siguro yun yung malaking kabuuan ng sa akin. Number one talaga emotional, balikan ko lang. Madali akong magtampo talaga. So, yun lang. And may mga sinulat pa ako dito. Sabi daw, yung umiiwas sa gulo, ginagamit ang talino. And parang sa akin, totoo talaga yun. And nung naglalakad ako, siyempre, minsan may pupuna. Lakad ka ng lakad, ang ginagawa mo dyan. Tanda ko, yung nag-jogging ako. Jogging ng jogging. Ano kayo napapala ng taong yun? So, nasabihan ako yun. Medyo sa akin kasi, iniiwasan ko na yun kasi nga, oras na yung taong yung nagsalita and pag ginausap ko siya, hindi mo ba alam ang benepisyo ng pag-jogging? May magandang epekto yun. And sa kanya, hindi kasi. And naunawaan ko na lang kung ba't ang sinasabi niya yun. Siguro naiingit sa akin kasi nakapag-jogging ako. Yun ang number one naisip ko. And siguro naisip ko, mas napapawisan ako. Mas malawak yung pangunawa ko. Minsan nakakaano din. Minsan parang gusto ko patusin yung jogging na jogging, hindi maghanap buhay. Anong pakailan mo? Isa na gusto ko mag-jogging, hindi mag-jogging ka rin, ganun ba? Eh hindi naman nila alam na yung sitwasyon namin sa bahay na kaya ako namang ginagawa ng jogging, outlet ko pa yun. Siyempre, pagpagod na ako, tutulog na lang ako sa gabi. Kung araw naman, na-exercise ako, health benefit. Minsan, kaya ako namang ginagawa ng jogging. Kasi nga, concern ako sa health ko, umiiwas akong makalangap ako ng sigarilyo. Minsan mga tao, hindi nila alam yung benefits sa mga bagay na ginagawa para mabuti sa katawan. Sa kanila, masama yun. Kung mahirap ka at wala kang yaman, kabaitan, may tangi na rin puhunan. Siguro tama yun. Kasi mahirap ako, wala naman, kaya nga umiiwas ako sa gulo. Kasi nga, pag napaano sa gulo, yung siyempre babayad ka ng piyansa. Yung nakapagsuntukan ka, pag nasuntok mo isang tao, babayad ka pa rin. Kaya hindi ako pala barkada talaga. Kasi ang hirap kasi yung ibis na mapapasok ka sa gulo, ang hihirap naman siyang iwasan. Kasi pag nakapag-away ka, may kamag-anak pa yun, kaibigan pa yun.
So kahit nasa tama ka, meron minsan kahit yung tama nagiging mali, yung mali nagiging tama eh. Kapag magaling talaga mo gano, magtuwid, yung magaling magsalita. Buhay na may karangalan, may pagmamalaki. Siguro yung karangalan, hindi ko siya maano eh, hindi ko siya mabigyan ng ano. Nung una, kapag nag-asawa yung mag-asawa, para bang kahit na maghiwalay sila, para bang pag maghiwalay sila, kahit ano, mas pinag-uusapan pa nila yung problema, parang goma, kahit di ba yung goma nababatak mo, kahit mag-awit sila, sila pa rin talaga. Tapos ang tangin nilang ano, tangin nilang kayamanan, hindi yung mga anak. Para sa akin, pinagtatawanan ako sa paliwanag ko, pero yung karangalan, ano eh, yung hindi ka gumagawa ng gulo, hindi ka napapasama sa mga masasama, isang karangalan na yun, kasi may pagmamalaki sa sarili mo na hindi ka napahamak. O kaya, nakapagtapos ka ng pag-aaral, isang malaking karangalan yun. Yan ako, naghahangad talaga ako ng karangalan ko sa buhay ko, na makapagtapos, hindi ko matapos-tapos eh, kasi nga, pera yung pangangailangan. Kulang sa pera, siguro yung magandang ano, hindi ka napapasama sa gulo sa barangay, minsan hindi ka napapasama sa mga nangyayaring masama, isang karangalan na rin, yung pangalan mo, mabango siya, yung hindi ka napapasama sa mga ganong klaseng away. Mahirap pala kapag ikaw ay sikat, kasi lahat ng kilos mo, kailangan maingat ka talaga. Marami akong sinunod dito. Ang totoong matapang iniisip muna bago lumaban. Ako noon, galit na galit ako sa taong meron ako taong talagang para sa akin napakasama niyang tao. Pero pag maiksi yung pang hindi pala ako pwedeng maging pulis kasi oras na yung aking galit, pag nagalit ako, talagang galit na galit, para bang hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na makapagbago. Yun yung ugali ko talaga. Parang sa akin, mas pagmahaba yung iyong, may tinatawag sila din yung tolerance. Kapag mataas ang tolerance mo, yung tipong kahit na ikaw, pulis ka, tapos hindi ka masyadong magagalit, so mataas ang pangunawa mo yung tolerance mo. Kasi meron kasing tao na yung ano niya, madali siya na magalit. Kagaya ko, pag binati mo ako, naglalakad ako, tapos kaya nagtatabas ako ng gamit ng damo, tapos anong ginagawa mo pag binati mo ako, ikita mo nagtatabas na ako, para sa akin iba yung dating, para bang nanloloko ko ba sa akin, iba yung ano, hindi kaya hindi ako pwedeng maging pulis talaga kasi nga oras na ano agad eh, iba na agad. Kasi siguro yung epekto nung kinalakihan kong pamilya, yung saan ako lumaki ako sa lola ko, tapos lumaki ako sa ibang tao, tapos nakikita yung mga kalaro ko, mga ganun ba. So, yun yung malaking epekto sa akin. Kaya, medyo mahirap mahirap magbago. Mahirap siyang di ba yung luma mong pagkatao, ang hirap baguhin. Kasi nakasanayan mo yun. Yung kagaya ng mangungutang, kapag nasali ka ng mangungutang, ang hirap na baguhin. Kasi ang gagawin mo, mangungutang, hanggang ganun na. Yung sa akin, iba. Kasi, ang laki ng epekto ng paligid talaga. Yung kapaligiran na pinanggalingan ko talaga, ang hirap. So yun lang.